Siya si Jim Boy, tubong Silvino Lobos, Northern Samar. Nagpunta ang kanilang pamilya sa Maynila at sa kasalukuyan ay naninirahan sila sa Cugyo, Antipulo. Nung makita ko ang vlog nito kay Pinturados TV, ay agad ako namangha at kinurot ang aking puso nang malaman kong sila ay isang waray-waray at taga Silvino Lobos. Tagaroon ako sa lugar ng Samar at ang kanilang bayan ay ilang minuto lang ang bibilangin mo para lakbayin patungko roon. Batid ko ang kanilang lokasyon sa Silvino Lobos. Ito ang pinakaluklok na bayan sa Northern Samar. Naawa ko sa kalagayan ni Jim Boy, kaya't nung mga oras na yon ay tinawagan ko si Pinturados TV upang alamin kung saan nakatira ang batang si Jim Boy, at kinabukasan ay kaagad akong pumunta roon. May isa akong kaibigan na ayaw lang magpakilala ang naging tulay upang maisakatuparan ko ang misyon para kay Jim Boy. Ang bigyan sila ng isang regalo. So okay mga kaibigan, magandang araw. Siyempre sa araw na ito ay talagang puno tayo ng pagpapala sapagkat nakita natin si Boy Itlog, no, si Jim Boy, at nabigyan natin ng tulong. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang naging susi at naging dahilan kung bakit makita natin si Jim Boy ay walang iba kundi si Pinturados. Ayan. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat, mga Legend viewers ni Taong Gala at sa kanyang mga ano, sa Team Kahuri. Yan, magandang araw po. Yan po. Okay. Pinturados, so ang tanong ko lang, paano mo nakita si Jim Boy? Si Jim Boy kasi one time na naglalakbay ako pag-alagala. Alam mo naman, syempre taong grasa nga. May napansin kasi ako ng isang bata na may dalang may bitbit siya ng isang tray ng itlog. Tapos sabi ko, ano yun eh, maraming tray. Sabi ko, patong-patong niya, binubuhat niyang gano'n sa ulo niya. Sabi ko, kakawa naman siya. Tapos nilapitan ko. Tapos doon na ako na, ano, parang sabi ko, parang mahirap yata ginagawa ng bata. Masyadong bata pa siya. Nagbakasakali ako, siyempre, lapitan ko siya kung bakit ginagawa niya. Dapat, siyempre sa sitwasyon niyang gano'n, dapat nag-aaral siya. Tapos nagulat lang ako, nakita ko siya na yun nga, sumisigaw ng itlog sa lugar nila. Sa pagkakataong ito ay wala tayong sinayang na oras. Kinabukasan ay kaagad kong pinuntahan ang lugar ni Jim Boy upang sa ganun ay ihatid sa kanila ang isang magandang sorpresa para sa kanyang pamilya. Nang makarating ako sa lugar nila ay kaagad kong hinanap si Jim Boy. Nakita ko siyang naglalakad na may bit-bit na mga paninda. Prutas ang kanyang dala sa mga oras na ito. Nalaman kong naubos na pala ang puhunan nila sa itlogan, kaya nagtiyaga muna sila sa prutasan upang makabenta. Baba mo muna para hindi ka manganap. Bali sa isang araw, magkano ang kinikita mo? 500. So doon sa 500, magkano yung puhunan? Isang 200, 300? So ibig sabihin, kung may 500 kang kinikita, yung puhunan mo ay 300, 200 maliwanag yung inuwi mo sa pamilya mo. Ang tanong ko sa iyo, Jimmy, bakit ang tatrabaho ka? Wala pong? Pagkain. So, ibig sabihin, sa ngayon, ikaw yung tumata yung breadwinner ng pamilya. Kung ba, si tatay mo? Meron po yung sakit. May sakit si tatay mo. So, matagal mo nang ginagawang pagtitin mo?
Nadinig ko kasi sa interview, Jimboy, taga Silvino Lubos kayo. Nakatira ka ba sa Silvino nung bata ka pa? Na alam mo? Alam mo yung Silvino? So, ilan taon na kayo dito sa Maynila? Tatlong taon? Opo. Si nanay, anong trabaho ni nanay mo? Trabaho po sa salit ko eh. Ibig sabihin nito, araw-araw, makitid na kapakindi ito yung pagkakitid mo. Nung nakita kita sa video ni Venturados TV, bit-bit mo naman itlog eh. So, ibig sabihin, pag walang itlog, prutas ka naman. Mabalit ito. Mabalit ito. Paano? Katulad na yun, wala tayong benta, walang bumili. So, anong lalakad ka pa rin, magbebenta ka pa rin hanggang sa may bumili. Okay, ganito na lang gagawin natin, Jimboy. Babalik tayo sa bahay mo, kakausapin ko nanay mo. Sa araw na ito, makikiusap ako sa iyo, huwag kang magbenta. Sa araw na ito, huwag kang magbebenta kahit hanggang bukas. Magpahinga ka, namnamin mo yung araw na makakapag-relax ka. Kakausapin ko nanay mo. Bibigyan ko kayo ng regalo. By the way, Jimboy, ako si Taong Gala. Nakita ko ang video mo kay Venturados TV. So, ako ay taga-Samar. Marunong kang magwaray? Okay. So, taga-Samar liwat ako. Taga-Norte ako. Aram ko ang Silvino Lubos. Kay nakakanto na ako. Mga bundok yan. Alam ko, di ba? Tinatawid yan ng mga ilog bago ka makarating sa Silvino. So, pwedeng dumaan ng Pambuhan, pwede kang dumaan ng dito sa may Mondragon. Di ba? Alam ko yun, Tagaro. Kasi nandun ako. So, may mga kilala ako dun na mga apelido. Anong apelido niyo? Francisco. Francisco. Okay. So, Jimboy, ngayong araw na ito, makikiusap ako na hindi ka muna magtitinda. Okay lang ba yun? Huwag ka munang magtinda. Tapos, pupunta tayo sa bilihan. Bibigyan ko kayo ng regalo. Ha? Okay. Sige, tara. Sa pagpasok ko sa tahanan nila, Jimboy, ay nasilayan ko ang isang ngiti. Ngiti ng pag-asa sa kanyang nanay nung makita ko. Pagpasok ko sa kanilang tahanan ay nakita ko ang nakatambak at patong-patong na tree. Wala nang laman ng itlog. Ba't walang laman to ngayon? Kasi wala akong pambili. Walang pambili? Pag protas din na kami bumili. Ah, ibig sabihin yung protas ninyo? Inaano namin ng itlog kasi mahal nga yung itlog eh. Ah, so ibig sabihin protas muna kayo? Opo. Kasi pag nabili yung prutas, bibili naman ng itlog. Opo, pag mura na yung itlog. Kasi mahal na rin ito. Hindi kami nakabili ng kasi mahal. Eh, ang tanong ko na yun, kung paano kung mabulok yung ang prutas? Wala, kasi bulok. Yung lang namin, yung tinitinda namin yung hindi bulok. Tapos pag bulok na, sayang. Kaya nga, pag nabulok na siya, paano may babalik ang puhunan ninyo sa itlog? Kaya puhunan uli. Puhunan ulit po. Matanong ko lang, magkano ang pinupuhunan mo sa itlog? Pag 3,000, 6,000. 6,000?
So yung 6,000 ninyo, pagpiling itlog? Sobra lang, dalawang kahon lang yan ata yun. Ng itlog? Opo. Okay. Magkano kinikita nyo? Ano kasi bumibi, nakita po kami ano, 2,000, ganun. 2,000? Kung may itlog at saka mabilis. Pero tanging si Jemboy na lang ang tatrabaho nun. Opo. Kasi walang niyo, ama naman niya, hindi nakakabuhat ng ano kasi gumugulo. Nay, magpakilala lang ako sa inyo. Kaya ako nagka-interest sa kwento ni Jemboy nung nakita ko siya doon sa kay Pintorados TV. At na-interview kayo. Sabi doon sa interview, taga Silvino Lubos kayo. Opo. Machichik akong taga Silvino Lubos kayo. Opo, taga Silvino Lubos po. Kilala niyo ba si Martis Guillama? Opo, yan. Ang Borbimber ngayon doon. Kasi kapatid na ngayon yung mayor. Okay. Sino pa kakilala ninyo doon? Si, di ba kapatid niya si ano mayor? Si Tutong. Tutong Harito. Opo. Yung mayor doon sa amin. Opo. Tapos Borbimber naman siya. Bakit kayo umalis doon sa Silvino? Kasi ano namin doon, yung kinukuha namin po na yung kaunti, nakasangla po. Kaya wala po kami na po, nasabi namin mag-upan muna tayo sa Manila. Ilang taon na kayo rito? Ah? Ilang taon na? Mag-isang taon na po. Isang taon kayo? Bakit kayo naiiyak? Kasi ang kanagaya namin eh. Nay, kaya ako kayong kapalera. Napili na puntahan. Taga-summer din ako. Waray po. Naantig ako sa kwento niya. Waray ako. Nakakantun ako sa Silvino Lubos. Katarman. Di, pag mag-agi ka sa Silvino Lubos, pwedeng pambuhan. Mm-hmm. Di ba? Ang dati pambuhan, ginbabalsa. Mm-hmm. Pero kaadlaw, di ba? Niyan, maagi ka naman sa Mondragon. Di sa may buko. Di ba? Kaya ako sinasabi yan sa iyo para maniwala ka din na taga doon din ako. At yun ang dahilan na kung bakit nakita ko si Jemboy at agad kong pinuntahan. Kasi kami po yung mga charity vlogger. Kami yung mga vlogger na tumutulong sa mga mahihirap. So tumutulong tayo sa iba kung much more ang katulad mong wariwan kasi. Pero na isa pagkanaw ngayon, magbibigay kami ng konting regalo sa inyo na sana ay makapagpasaya. Okay? So, ang purpose namin na huwag munang magtinda si Jemboy kahit man lang ngayon o kaya hanggang bukas. Ha? Okay, so, paano? Bababa tayo. O, sasama ka ba? Kayo po. Pasama ko. Okay, kung pwede. Ano tayo ng tricycle, tapos baba na, bababa tayo. Para ano, ha? Okay sa inyo? Okay. Sige. Good. So, ngayon mga kaibigan, kasama ko na si Jemboy sa kayong lanay. Bababa kami, papunta sa bayan, dito lang sa baba, para ibigay natin yung munting sorpresa para sa kanila. Sikat ka na! Tara! Taong nakilala, taong gala, kung tawagin siya. Simpleng tao at makamasa, may pag-ibig sa kanyang kapwa. Siya ay sandigan at kasangga, kababayang hirap at dukha. Sa pagtulong laging nakahanda, ang pagod at hirap ay di alintana. Yung kape ko sa mga ganun. Yung kape. Anong kape nyo lang dito? Anong kape? Kape lang. Ha? Kape lang. Ano yun? Ay, kopi ko? Oo, oh, kopi ko. Saan ka ba? Yung feed ko yan, may feed ba yun? Meron. Green nila para marami rin. Sa pagkakataong ito, sa isang sari-sari store ay binilhan natin sila ng kanilang mga pangangailangan. Bigas, dilata, noodles, itlog, sabon, kape. Alam natin na hindi ito makakasapat ng panghabang panahon bagamat ang nais nating ipabatid na sa mga ilang araw ay natugunan natin ang kanilang pangangailangan.
maraming salamat. Sa taong may busilak ang puso na ayaw magpabanggit na siyang tumugon at naging susi upang mabigyan natin o may sakatuparan natin ang ating munting regalo para kay Jimboy. Ang dalangin ko ay makabalik ako sa kanilang tahanan. Dalangin ko'y sa pagbabalik ko ay bitbit ko ang isang tanging pag-asa na maibalik ang kanilang puhunan sa pagtitinda ng itlog. Malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Naway, may busilak ang puso na makakita nito. Upang sa gayon, ay muli akong makabalik sa kanila. Hatid, ang isang magandang pag-asa bago dumating ang Pasko. Binilhan na rin natin sila ng kanilang mauulam sa pananghalian. Isang napakasarap na lechon manok mula sa Madam Lechon ang kilala at nagbebenta ng masarap na manok sa Kogyo Gumamila. Sa pagkakataong ito, ako ay nagpapasalamat sa taong tumulong upang maisa katuparan ng ating misyon. Thank you so much sa iyo, kababayan. Alam kong ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa iyo ng sikliglilig at nag-umumapaw na biyaya. Maraming salamat kay Pinturados at Coco Marti Buhay Bundok na tumulong sa akin sa pagkakameraman upang maisagawa ang vlog na ito. Thank you so much sa ating mga ka-Trovlad in Action, sa ating mga Team Kaori at Team Taong Gala. At ganoon din ako ay buong pusong nagpapasalamat kay Idol Francis Leo Marcos sa inspirasyon na kanyang ginawa. Dahilan kung bakit hindi tayo tumitigil sa manggawain ng charity at humanitarian mission. Akin lamang hinihiling sa inyong lahat na nakapanood na kung na-inspire kayo sa kwento ni Jimboy, bigyan nyo lang ako ng malaking hug, like and share, subscribe at pindutin nyo na po ang subscribe button para maging updated kayo sa susunod nating mga video. Shoutout nga pala sa ating mga kasama sa Team Taong Gala. Maraming salamat po sa inyong suporta at syempre sa ating mga kasama din sa Trovla Deduction. Sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa ating mga vlog, maraming salamat po sa inyong pagkukomento. Malaking tulong po yan para mabasa ko ang inyong mga saloobin. Salamat din kay Edel Francis Leo Marcos na siyang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang gawain ito. Ang pasyalan at puntahan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan upang sila ay abutan ng tulong. Higit sa lahat, sa ating Panginoon, sa kanyang ibinigay na pagkakataon na tayo ay maging daluyan at biyaya ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. To God be the glory. Mabuhay po tayo.